guys, and welcome back to my channel. And for today's video, dapat unboxing siya. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Kasi may nagpadala sa akin na Korean company, VT Cosmetics. And under that company, meron silang binibentang mga Korean products like mga pampaganda. May makeup din, meron din silang mga skincare products. So, skincare yung pinadala nila sa akin to test out. And siguro, ang gagawin ko ngayon is parang introduction for this product. And siguro gawin ko na lang ng another video regarding sa update or kapag naubos ko na, parang ganun. So, kung maganda ba siya? Actually, ito siya. Binuksan ko na siya. Ito yung box. Okay, so merong ganitong letter na printed siya. Pinapadala to sa mga pinadala nila na ano, parang short letter. Maraming salamat, VT Cosmetics. Thank you very much for this opportunity. Umpisa natin sa hao ko kanina. Meron silang apat na product na pinadala. Actually, naka-bubble wrap pa to sa loob ng box. So, super protected. Yung customs value nakalagay $64.99 USD. As in, US dollars siya, hindi siya Korean. First up is itong Sika. Di ko kung tama ba yung pagkakabanggit ko. Basta ito yung Sika Mild Foam Cleanser. Feeling ko yung brand name is Sika Hyalon. Naka-seal pa sila for each product. May seal pa. Tsaka, ang laki, 300 ml. Kita mo kasi kasi mas matangkad pa nga ata sa mukha ko, di ba? So, nga pala, wala akong makeup ngayon, so, ang kasalita lang talaga ako. And nag-research din ako sa website nila kung anong makukuha kong information para sa inyo. Pero parang general ah, bagay itong skincare nito sa mga dry skin, which is kabaliktaran ko. Pero ito try ko pa rin, kasi maganda rin naman yung moisturize yung skin mo. Iba yung may moisture yung skin mo, iba yung lumalabas na sebum sa face mo. Hindi yun moisture, it's like sebum, dirt. So, ito, Sika Mild Foam Cleanser. Retail price nito is $28. Imagine niyo. So, titingnan ko magkano siya is in peso. Etong malaking to, 1,390 pesos na siya. Ganun. Pero 300 ml naman. So, ano bang ginagawa nito? Nire-remove niya impurities like dirt, oil, dead skin. Tapos, meron din siyang moisture na binibigay. And then, meron ding soothing care. Suitable for all skin types siya. Meron siyang top 6 ingredient na binanggit, which is lavender, bergamot. Yung bergamot, pag sinerch mo sa internet, mukha siyang kalamansi. Pero hindi ko alam. Citrusy siguro siya. And then, freesia, chamomile. And then, peppermint and rosemary. Yun yung top 6 ingredients niya. So, itong cleanser na to, tinanggal ko na yung... And gusto ko siyang amuyin, kaya ako siya binuksan. Ah, pag binuksan ko, meron pang seal. Mabango. Amoy ano, may mamahalin na product. Ano yun? Basta medyo amoy mamahalin siya. So, this is cleanser. After nyan, pwede kang mag-mask. Ito yung pinakamahal. Sika Capsule Mask. By the way guys, i-discuss ko muna yung parang pinopromote nilang ingredient. Hindi ko alam kung ingredient ba tawag dito. Basta yun yung Sika Liao. Which is Sika plus Liao, Sika Liao. Tatlo yung main ingredient para maka-achieve ka ng Sika Liao. Kung alam kung tao may pinagsasabi ko. Basta yung una is Centilia Asiatica Extract. Tapos yung pangalawa, Centilia 4 times Complex. Third one is Green Propolis Extract. So, ano bang ginagawa ng Sika Liao? Hindi ko alam talaga kung ano yung tamang pronunciation. Pero hanggang doon lang ang kaya kong banggitin. Dahil yun yung pagkaka-spelling niya. So, I'm sorry kung mali. Ang ginagawa ng Sika Liao is for dry and gentle skin. 3 times na hyaluronic acid. Ang ginagawa nun is help strengthen the moisture. Tapos meron pang isang may second na parang ingredient which is Sika Hyalon. Pang dry skin and pang moisturizer siya. Ganun. So, yun yung pinaka top na pinopromote nila. Pang dry skin na maganda yung moisture na binibigay. Okay, so siguro sabihin na natin tapos ka na maghilamos, ano? So, magmamask ka naman. Itong mask na to, pwede mo itong gawin like once a week, ganyan. And medyo mahal siya. Ito yung pinakamahal sa lahat. Yep, ito yung Sika Capsule Mask na amounting sa $38. $38. $38, 1,886 pesos dito. Buksan natin kasi tinignan ko sa internet kung ano itsura ng loob. May 10 capsules siya. Hindi siya capsule eh. Parang basta 10 box sa loob. So, ayan. Pag binuksan mo, ayan siya. 10 peraso na ganito.
In fairness ha, parang mukhang madami siya. Pwede na tong dalawang gamitan siguro. Dalawang gamitan na ata. Papakita ko na lang siguro sa screen ko ano itsura nung product mismo pag binuksan mo. Kasi may mga pictures naman sila sa website nila. Ito ay mask siya. Para siyang clay mask. So, ang ginagawa nitong mask na to is helps to calm tired skin, removes dead skin cells, and absorbs excess sebum, powerful hydration and moisture with green tea extract and jasmine orange extract. Yung pinaka-formula niya, meron siyang green tea-infused mud texture. Yung formula niya is green tea powder na merong clay. Pag may green tea powder, ang meron siyang mga benefits like helps calm irritated skin and gives you a healthy glow and bright skin. In terms of clay, hindi to yung clay na usual natin na nagtatighten ng skin. More on moisture ang binibigay niya. Healthy glowing skincare siya, gentle exfoliation, and paano ba siya gamitin? Parang normal na mask lang na hindi siya yung peel off ha, yung wash off na mask. After mo maglilamos, lagay ka ng mask, and then after mo magmask, 10 to 15 minutes yung ibababad sa face mo, then after nun, rinse off na with water. So, ganun siya gamitin. Susunod, pwede mong gamitin to. Ito naman, ang laki no. 300 ml siya. So, this is Sika Smoother. Sika Smoother or soothing gel siya. Actually, parang ito na yung pinaka moisturizer niya. Lotion at the same time. Pwede siyang gamitin all throughout face and body. Actually, pwede mo rin siyang gamit sa dulo ng buhok mo kung dry yung dulo ng buhok mo. Ganun siya ka-moisture. Halos lahat, pwede mo paggamitan. Powerful moisturizer daw to. So, binubuksan ko na siya kasi nakasil. And then, ano siya? Powerful moisturizer or deep moisturizer siya. Since gel type siya, usually kasi kapag mga ganitong gel type, meron siyang binibigay na minty. Actually, nakalagay din sa description niya na may pagka-cooling effect. May cooling effect siya. So, yun naman usually ang mga nangyayari kapag ka-gel type. Ang bango. Ang bango niya. Hindi ko na naamoy yung mask. Actually, sobrang bango niya pero nakasil pa siya. Ganun ka din din yung amoy niya. Ang bango. Ang bango. Parang ito yung ang sarap gamit-gamitin. Sika Smoother. Okay, so may minty cool. Yun yung maganda kasi kapag ka-ano. Lalo na sa mga may pagka-oily skin na katulad ko, kailangan pa rin namin ng moisturizer, girl. Pag oily skin ka. Ang maganda dito kapag moisturizer is yung mga ganitong klaseng may pagka-cooling effect and gel type siya. Alam mo yun, hindi siya magiging mabigat sa face na unlike ng usual na moisturizer na meron tayo ngayon sa market. So, this is non-sticky and maintain moisture all day. Moisturizer siya and slash lotion with cooling pack. Sensitive. Pwede mo itong gamitin, kunyari, kapag nasa bakasyon ka tapos nag-sun burn ka, pwede itong gamitin. Parang na rin siyang aloe vera, parang ganun. And then, ayun, pwede mo rin siya ilagay sa end ng tips mo kasi nakakapag-moisture talaga siya ng bonggang-bongga. Wala siyang pinipili. Basta kung ano sa mo siya ilagay, magmo-moisture siya. Then, yung susunod na product, which is yung last mo ilalagay, Sika Cream. Ito na yung pinakamatinding ano, parang ito yung last mo talagang ilalagay sa face mo. This retails for $28. Same price sila ng Sika Mild Foam Cleanser. Etong Sika Cream is 50 ml pala siya. Oh, okay. Para siyang ano, Madecaderma style na parang hindi siyang plastic-ish. Para siyang yung panggamot, parang Madecaderma style siya. Soothing cream siya for uneven skin texture and sensitive skin. Tapos may tatlong main ingredient itong product na to. Ceramide NP, hindi ko alam kung ano yan. Ceramide NP, which enhances water retention capacity. And then, second is beta-glucan, improve hydration. Number 3 is panthenol B5, skin calming siya. Maganda to talaga sa mga dry skin. Well, fortunately sa akin, combination skin ako. Pero mas angat yung oily skin. Pero tatry ko pa rin tong products na to kasi pricey siya. And syempre, yung utak ng mga tao kapag pricey, mas effective. May pagkaganon din ako eh. So, tatry natin. Malay nyo. Kasi yung current, magpipicture, meron akong picture before, pang before ko, tapos yung pang after. Para sa, kapag gumawa ulit ako ng update, kung ano man dito talaga yung magandang gamitin. Lahat
ng products na to, lalagay ko yung link sa description box para malaman nyo kung magkano siya and kung nag-update ba yung price. Tapos, kung ano yung pinaka-fine details niya. Kasi complete yung details nila doon sa website nila. So, ako sinummarize ko na lang siya ngayon. May tatlong may ingredient na puro pang sinasatisfy yung may pagka-dry skin. Ano rin siya? Gel cream formula na hindi siya heavy, hindi siya sticky, light and easy absorption siya. Lahat may seal talaga. Mabango din siya. And mukha nga siyang gel formula. Simba Decaderma, hindi siya gel formula. Cream formula siya. Although ito, gel and cream siya. Ito, non-greasy and oily. High moisture din siya. Paano siya gamitin? Ito daw yung huli mong nilalagay sa kada daytime and nighttime routine mo. At yung pagkakasunod-sunod na sinabi ko, yun din yung gagawin kong pagkakasunod-sunod sa mga routine ko. Pero hindi to lahat gagamitin everyday. Especially, itong mask na to. Napakamahal nito. Pang once a week siya. Ganun. So, yun. Siguro kung gusto nyo malaman kung mayroon ba siyang effectivity, just comment down below para malaman ko kung gagawin ko ba talaga ng after video to. Ayun lang. So, maraming salamat BT Cosmetics for sending this product and I'm hoping for positive results. So, yun lang guys. Hindi ko napapahabain yung video and sana na-enjoy nyo yung pagka-informative na video na to regarding sa na-receive kong products and I'm excited to use this. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo yung video and if ever may gusto kayong product na ipa-review, just comment down below. Also, check my social media accounts dun sa description box below. And if you like this video, please hit that like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video. Bye!